Good day everyone, my name is Angelo P. Corbillon and welcome to my YouTube channel, Mr. Corbi. Our topic for today is about three-way switch. Let's go first to the different terminologies we have in our lesson. Number 1, diagram symbols. Different icons or graphics that represents three-way switch. Number 2, schematic diagram. A diagram that used standard electrical symbols for different electrical devices and constant wiring connections of a circuit. Number 3, actual wiring diagram. A diagram that shows the real or actual connections of electrical devices in a circuit. Number 4, conduits and boxes arrangements. The fixed position of junction box, utility box, and conduits. Number 5, single line diagram. Representation of conduits, electrical boxes, and using slashes as indication of number of wires inside the conduits. Terminals of three-way switch, one common and two traveler. And now let's define three-way switch. Three-way switch is an electric switch that has three terminals, used to control load or loads from two different locations. It is also called SPDT or single pole double throw switch. And this is the schematic symbol of a three-way switch. Yung kulay green na circle, yan yung single pole o yung common. At yung dalawang kulay blue na circle, yan yung double throw o tinatawag nating traveler. Ito naman ang wiring symbol ng three-way switch. Take note, this is the back portion of a three-way switch. Meron siyang apat na terminals. At kahit apat na terminals ang nakikita natin, tatlo lang ang katumbas niyan. Dahil ang internal connection ng common ay iisa lang. At para malaman natin ang common side at ang traveler side, dito tayo magbabase sa symbol na nakadrawing sa likod ng three-way switch. At ito yung actual back portion ng three-way switch. And based on the symbol, ito yung symbol na nakadrawing sa likod. Ipinapakita ng symbol na ang traveler terminals ay nasa kaliwa at ang common terminal ay nasa kanan. Next, this is the layout symbol of a three-way switch. Sa mga electrical plan, kapag nakita nyong nakasulat ang S3W, ibig sabihin nun gumamit sila ng three-way switch. Let's proceed to the schematic diagram of a three-way switch. Alamin natin ang mga parts. Ito yung unang three-way switch at yung pangalawang three-way switch na sa different location sila. Ito yung common at another common at etong dalawa ang traveler. This is the bulb at ito ang mga wire na nagko-connect sa mga electrical devices. At ang L1 at L2, yan ang voltage supply. At ngayon, ipapakita naman natin ang actual operation ng three-way switch. Okay, for example, ito yung bahay. Yung unang three-way switch ay naka-install sa first floor. At yung pangalawang three-way switch naman ay naka-install sa second floor. At ito yung bulb. Naka-off yung bulb. At dahil naka-off yung bulb, madilim. Pagdating ng may-ari, bago siya umakyat ng hagdan, pipindutin niya muna yung three-way switch na nasa first floor. Pagpindot ng may-ari, mag-on yung ilaw at liliwanag na rin yung paligid. Pwede na siyang umakyat. Bago siya pumasok sa loob, para hindi maiwanang nakabukas magdamag ang ilaw, pwede niyang pindutin ang three-way switch na naka-install sa second floor para mag-off yung ilaw. At ngayon, pwede na siyang magpahinga. Makalipas ang magdamag, pagdating ng umaga,
bago siya bumaba ng hagdan dahil madilim, i-on niya yung ilaw gamit yung three-way switch na naka-install sa second floor at pwede na siyang bumaba. At syempre, bago siya umalis, i-off niya muna yung ilaw. Pipindutin niya yung three-way switch na naka-install sa first floor. Ayan, pwede na siyang umalis dahil naka-off na yung ilaw. And that is the principle of three-way switch. To control load or loads in two different location. Sa scenario natin, ang ginamit nating load ay yung bulb. In-off at in-on natin yung ilaw in two different location. At ngayon, alamin naman natin ang sequence kung bakit ang ilaw ay pwedeng i-turn on and off gamit ang dalawang three-way switch sa magkabilang lokasyon. Sa nakikita natin ngayon, naka-off yung ilaw. Pindutin natin yung unang three-way switch na nasa kaliwa. Pagpindut natin, mag-on yung ilaw. At ipinapakita ng diagram na naging kumpleto yung circuit. Pipindutin naman natin ang isang three-way switch na tinuturo ng blue arrow. At mag-off yung ilaw. Ipinapakita ng dalawang red arrow na kaya nag-off yung ilaw dahil hindi kumpleto yung circuit na putol sa parteng ito. Again, pindutin natin ulit yung nasa kaliwang three-way switch. Kung mapapansin nyo, nag-on yung ilaw dahil naging kumpleto na naman yung circuit. And for the last, pindutin natin ulit yung nasa kanan na three-way switch. Ayun, nag-off yung ilaw dahil pinapakita nito na naputol na naman yung circuit. At yan ang dahilan kung bakit nagte-turn on and off ang ilaw gamit ang dalawang three-way switch sa magkaibang lokasyon. Let's proceed to the next. Again, this is the constant schematic diagram of one bulb controlled by two three-way switch. We have also conduit and boxes arrangement. Yung mga octagonal shape represents junction box. Yung mga rectangular shape represents utility box. At yung mga red lines represents conduits or PVC, yung dadaanan ng mga wire. At itong conduit and boxes arrangement na design ang susundin natin para gumawa ng actual wiring diagram. At sa paggawa ng actual wiring diagram, ito ay base sa schematic diagram. At bago tayo magsimula, ito naman ang nagre-represent ng ilaw. At itong dalawang ito ang nagre-represent ng back portion ng three-way switch. Simulan na natin, pakitignan ang schematic diagram from line 1 source going to line 1 load. Ayan, ganyan ang paglipat sa actual wiring diagram. Ulitin natin para mas malinaw. Sundan nyo lang yung schematic papuntang actual wiring diagram. From line 1 source going to line 1 load, yung black line. Ayan, nag-blink. Ilipat natin dito sa actual wiring diagram. Next, yung color blue na line sa schematic diagram. Line 2 load going to common. Ilipat natin dito sa actual wiring. Line 2 load going to common. And make sure na common talaga yung pagkakabitan. Okay, ulitin natin. Line 2 load going to common. Ayan, ganito lang kasimple. Next, yung color green sa schematic diagram, yan yung traveler. Yan yung unang traveler. Ilipat natin dito sa actual wiring. Ganyan lang kasimple. Yung pangalawang traveler. Ayan, at make sure din na traveler ang inyong pagkakabitan. Kasi kung hindi traveler yan, magkakaproblema ang operation ng three-way switch. Ayan. Okay. Next, yung common going to line 2 source. So, yan na yung huli. Common going to line 2 source. Okay, isa pa. Common going to line 2 source. Ayan. At take note lang, siguraduhin nakakabit ang mga wire sa tamang terminals. Huwag pagbabaliktarin ang common at ang traveler. Next, let's proceed to single line diagram. So sa single line diagram, aalamin natin kung ilang wire ang pumasok sa mga conduits. Bibilangin natin yung mga wire na pumasok sa bawat conduits.
Yeah, bibilangin natin dyan sa parting yan. Bibilangin din natin dito. Ang pagbilang nito base dun sa actual wiring diagram. So malalaman nyo kung paano siya bilangin. Ayan, bibilangin din natin dyan. At syempre dito rin. Okay, tignan nyo yung actual wiring diagram. Isa, dalawa. So maglalagay tayo ng 2 slashes dito. Isa, dalawa. So ibig sabihin, dalawang wire yung pumasok sa conduit na yan. Next, dito naman sa bandang taas, actual wiring diagram ulit, pakitingnan. Isa, dalawa. So dalawang slashes ulit ang ilalagay natin dito. Okay, next. Isa, dalawa, tatlo. So ilalagay natin dito sa parting ito, tatlong slashes. Isa, dalawa, tatlo. So ganun lang kasimple ang single line diagram. Isa, dalawa, tatlo. So ilalagay natin dito sa parting ito, isa, dalawa, tatlo. Next. Isa, dalawa, tatlo. At ilalagay ulit natin ang 3 slashes sa parting ito. Next, bibilangin natin kung ilang wire ang lumabas sa junction box na ito. At saka dito. Okay, pakitignan ulit yung actual wiring diagram. Bibilangin natin yung mga lumabas na wire sa junction box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa single line diagram, isusulat natin yung 6 dyan sa junction box na binilang natin. Next, 1, 2. So, dun sa susunod na junction box, ilalagay natin yung 2. At ganyan kasimple ang paggawa o pagdrawing ng single line diagram. Okay, balik tayo dito sa conduit and boxes arrangement. Kung mapapansin nyo, nag-iba na yung pwesto ng line 1 at line 2 source. Nasa kanan na siya. At yung mga pwesto ng junction box, utility box at conduits na iba na rin. Ito yung susundin nating design para gumawa ng actual wiring diagram. Simulan na natin, sundan nyo lang yung sequence. From schematic diagram, line 1 source going to line 1 load. Line 1 source going to line 1 load. Next, yung color blue, line 2 load going to common. Line 2 load going to common. Again, make sure na common yung pagkakabitan. Next, yung color green sa schematic diagram. Ayan. Yung isa pa. Okay, make sure din na traveler yung pagkakabitan. At yung common, papuntang line 2 source. Ayan, common, papuntang line 2 source. Okay. Ulitin natin para mas malinaw. Line 1 source, ayan yung black na line. Going to line 1 load. Next, yung color blue, line 2 load going to common. Line 2 load going to common. Make sure again na common yung pagkakabitan. Next, yung color green sa schematic diagram, ayan, traveler yan, at make sure din na traveler yung pagkakabitan. At yung last, common, going to line 2 source. Okay. Napakasimple lang ng paggawa ng actual wiring diagram. Ito ay base sa schematic diagram. Okay, next, single line diagram ulit. Bibilangin natin yung mga wire na pumasok sa conduits at yung mga wire na lumabas sa junction box. Pakitignan ulit yung actual wiring diagram. Tignan natin kung ilang wire ang pumasok sa bawat conduits. 1, 2. So ilalagay natin dito ang 2 slashes. Next, bibilangin natin yung susunod. 1, 2. So ilalagay ulit natin yung 2 slashes dito. Next, dito tayo sa bandang taas. Bilangin ulit natin. 1, 2. So 2 slashes ulit ang ilalagay natin dito.
Sa bandang baba naman, 1, 2. So, ilalagay natin 2 slashes. At yung last, 1, 2, and 3. So, 3 slashes ang ilalagay natin sa parting ito. Let's continue. Doon naman sa junction box, ilang wire ang lumabas. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilalagay natin dito, 6. Next na junction box, kung ilan lumabas. 1, 2, 3, 4. So, ilalagay natin dito sa susunod na junction box, yung 4. At ganyan lang kasimple ang paggawa ng single line diagram. At kung ganito ang arrangement ng inyong electrical boxes and conduits, magagawan pa rin natin ng actual wiring diagram yan. So, based on the schematic diagram, ayan, line 1 source going to line 1 load. Okay, next, yung color blue sa schematic diagram, line 2 load going to common. Line 2 load going to common. Okay, next, yung color green, mga traveler. Ayan, ganyan lang kasimple. At yung common going to line 2 source. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong design ng conduit and electrical boxes arrangement. Basta't siguraduhin lang na tama ang inyong wiring connections kapag ginawa nyo na ang actual wiring diagram. At bago tayo magtapos sa ating topic, isummarize lang natin. Sa paggawa ng actual wiring diagram, sundin ang conduit and boxes arrangement at schematic diagram. At sa paggawa ng single line diagram, ito ay base sa actual wiring diagram. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.